Hi everyone, welcome to Silly Tech Reviews. So pag-uusapan natin ngayon guys, yung ilan sa mga pwede kong i-recommend sa inyo na mga gadgets or mga items na pwede ninyong bilhin ngayong mid-year sale sa Lazada at saka sa Shopee. Pag-usapan natin. Okay, so again guys, before tayo mag-start, gusto ko muna kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. Okay, so kagaya na nabasa ninyo sa title, magbibigay din ako ng maikling update tungkol dito sa channel natin guys. So recently, naabot na natin yung 500,000 subscribers at maraming salamat sa inyo guys. Ang una update natin, kagaya ng pre-namis ko, ay pipili na tayo ng mga winners dun sa mga nagdaang giveaway at i-announce natin yan either sa Instagram or sa Facebook. So pinag-iisipan pa namin kung saan mas magandang i-announce. So abangan nyo yun. I-announce natin doon yung winner ng tablet, ng cellphone. Pagkatapos, dalawang cellphone ata kung hindi ako nagkakamali. So yun, abangan nyo guys. Doon sa Facebook page ng Silly Tech Reviews or sa Instagram account ng Silly Tech Reviews. So yan yung ilan sa mga update natin guys. So ngayon naman, pag-usapan natin yung mga pwede ko i-recommend sa inyo mga gadgets or mga items na pwede ninyong bilhin sa mid-year sale ng Lazada at saka Shopee. Okay, so una na dyan guys ay itong Mac Mini M1 na mabibili natin sa Beyond the Box. So pinadala nila sa akin to guys since December pa. So matagal-tagal na sa akin to. Pero doon muna tayo sa price. Ang original price ng 256GB na variant nito ay 38,990 pesos. Pero ngayon, naka-sale na siya, 37,990 pesos na lang. Pero sa mid-year sale sa June 6, 37,490 pesos na lang. If ever naayaw natin ng 256GB, meron tayong 512GB, 50,990 pesos yung original price. 49,690 pesos naman ngayon, pero sa mid-year sale, 45,000 na lang, 690 pesos. So kung iisipin natin, parang kapresyo lang siya ng mga cellphone sa ngayon, lalo na yung may flagship level na specs. At kagaya na sabi ko kanina, matagal-tagal na sa akin to guys. At ito yung ginagamit ko talaga mainly for editing. Kagaya nitong napapanood nyo ngayon, sa Mac Mini M1 ko siya inedit. So para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, yung M1 silicon ng Apple, as in sila talaga yung gumawa nito, eh mabilis talaga. Pero hindi nga lang ganun kadami yung supported na softwares o apps dahil itong M1 silicon ng Apple ay ARM-based at hindi katulad ng mga Intel processor na ang supported ay yung mga x86 or x64 based na mga softwares na nakasanayan natin ng napakatagal ng panahon. Kaya yun ay naging standard. Kaya biglang nag-set ng bagong standard ng Apple nung i-release nila itong Mac Mini na merong M1 silicon. Kaya makikita ninyo yung mga bagong release ng mga products ngayon ng Apple kagaya ng iPad Pros, iMac, pagkatapos yung mga MacBooks, puro naka M1 na. Kasi yan talaga yung standard na nila ngayon kasi sila na talaga yung gumagawa ng kanilang silicon. So sa loob guys, itong M1 silicon ng Apple, nandun na rin yung RAM at saka yung GPU. So kung bibili ka nito guys, be wise. Lakihan mo na yung storage unless okay lang sa'yo yung bumili ng external SSD in the future. Hindi pa fully supported ng Mac Mini M1 yung Adobe Premiere sa ngayon or Adobe products kasi nga dinedevelop pa nila para maging compatible sa M1 silicon. Pero sa ngayon, para gumana siya sa Mac OS, meron tayong tinatawag na Rosetta. So yung Rosetta para siyang translator or interpreter ng x86 or x64 based na mga software para maintindihan ng M1 silicon. So meron ba tayong nakitang problem habang ginagamit natin yung Mac Mini M1 na merong x86 or x64 based na software? Well, yung Adobe Premiere ko, hindi naman masyado. May konting kabagalan kung minsan, lalo na 4K yung ine-edit natin kasi nga hindi pa talaga siya natively supported ng M1 silicon. Pero kapag dumating na guys yung time na talagang fully developed na ng Adobe yung mga products sila para sa M1 silicon, sobrang magiging mabilis na lahat-lahat. So shoutout sa Beyond the Box kasi sila guys yung nagbigay sa akin ng Mac Mini M1. Kung gusto nyo bumili guys ng Mac Mini M1, doon na sa Beyond the Box kasi maganda yung kanilang pag-handle sa mga warranty, tsaka asikasuhin talaga kayo mabuti. So guys, ay yung headset na ginagamit ko sa pag-e-edit. Ito naman yung Marshall Major 4. Na-review ko na to kasabay ng Major 3
Pero nagustuhan ko talaga yung Meteor 4 kasi sobrang laki nung in-improve niya pagdating sa comfort. Di muna tayo sa price. So itong Marshall Meteor 4 ay mabibili natin sa Marshall Flagship Store sa Lazada. 8,690 pesos yung original price, pero ngayon nakasale na 7,690 pesos na lang. Pero sa Meteor sale, 6,890 pesos na lang. So sobrang laki na matitipid natin guys sa Meteor sale. So kung ito yung target natin na headset, eh samantalahin na natin. So ako guys, matagal-tagal ko na rin ginagamit to. Since dumating sa akin, ito na talaga yung headset na ginagamit ko sa editing. Kasi gaya na sinabi ko kanina, kahit na ilang oras kong ginagamit or nakasuot sa akin yung Marshall Meteor 4, hindi sumasakit ng tenga ko. So ganun ka-komportable siya suotin kahit na in-ear lang yung headset na to. Plus maganda rin siya sa music playback, maganda yung bass, syempre Marshall yan eh. Tapos pwede natin gamitin wired at wirelessly. And again, dahil matagal ko nang ginagamit, marirecommend ko talaga sa inyo kasi subok ko na. Okay, pangatlo guys ay yung Bluetooth speaker na ginagamit ko dito sa setup ko, yung Marshall Uxbridge Voice na merong Google Assistant built-in. So again guys, bibili natin to sa Marshall Flagship Store sa Lazada. Ang presyo niya ay 11,990 pesos, pero nakasale na yan ngayon, 11,490 pesos na lang, pero sa Meteor sale, 9,790 pesos na lang. So ito guys, ilan sa mga nagustuhan ko sa Marshall Uxbridge Voice na speaker. Una sa lahat guys, kahit maliit lang yung form factor nitong Uxbridge, malakas talaga yung sound niya. At syempre, tingnan nyo naman, sobrang ganda ng itsura na yung buong setup mo ay mas magiging maganda pa dahil sa classic design ng speaker na to. Malaking tulong din na meron siyang Google Assistant na dito, pwede ka nang magtanong or mag-utos kay Google, lalo na kung meron kang mga smart devices. Halimbawa, gusto mong patayin yung ilaw, gusto mong i-turn on o i-turn off yung aircon, at marami pang iba. Okay, pang-apat naman guys ay itong Ugreen Gun Charger na 65 watts. So, ang original price ito ay 2,990 pesos. 1,490 pesos naman yung kanyang current price. At sa Meteor sale, 1,290 pesos na lang. So, bakit ito yung ginagamit ko? Kasi apat na devices yung pwede mong i-charge dito ng sabay-sabay. Meron siyang tatlong USB-C ports at isang USB-A port. Kahit yung mga laptop na merong support sa power delivery, pwede mo na rin dito i-charge. So, if ever na magta-travel ka, sana wag ngayong pandemic, pero if ever nalalabas ka, eh magandang dalhin yung charger na to kasi hindi malaking space yung kukunin sa bag mo. Okay, panglima naman guys ay yung Ugreen 20 watts USB-C charger. So, ang original price ito guys ay 899 pesos, current price 529, at sa Meteor sale 465 na lang. So, saktong-sakto to guys kasi walang charger ngayon yung mga iPhones. Mahirap naman gumamit ng basta-bastang charger lang. Kaya itong Ugreen 20 watts USB-C charger ay safe. Kasi design talaga siya para sa mga iPhone. At dahil sobrang liit, very ideal din kapag nagta-travel ka or kapag nasa office ka man, hindi malaking space yung i-consume niya. Number 6 ay yung Ugreen Type-C 5-in-1 Hub. So ang original price naman ito ay 2,999 pesos. 1,459 naman yung current price at sa Meteor sale, 1,273. Meron kasi mga laptop ngayon guys, diba, na sobrang tipid ng mga ports na inilagay katulad ng MacBook or yung mga bagong Windows laptop ngayon na puro USB-C lang yung makikita nating ports. Walang USB-A, walang HDMI ports. So kailangan na kailangan talaga natin ng mga hub na kagaya nito. So itong hub ng Ugreen ay merong dalawang USB-A ports, isang HDMI port, isang USB-C port, at isang port para sa LAN cable if ever na gusto nating wired connection yung ating internet. Number 7 item ay yung Ugreen 20,000 mAh na power bank na merong 18 watts na charging speed. So ang original price ito ay 3,599 pesos. Current price, 999 pesos na lang. At sa Meteor sale, 954 pesos na lang. Ngayon, maliban kayo sa malaki yung battery capacity nitong power bank, pwede mo din itong gamitin pang-charge ng laptop mo. Lalo ngayong pandemic na karamihan sa atin ay home-based na yung work at schooling, kailangan natin to guys. In case na magkaroon ng brownout, para ma-charge natin agad yung mga ginagamit nating laptop, tablet, or cellphone. Number 8 guys, maniwala kayo sa hindi, isa to sa mga paborito kong items na nire-recommend ko ngayon. Ito yung Ugreen
aux cable for iPhone. So, ang original price ito ay 859 pesos. Current price, 589. At sa mid-year sale, 514 pesos na lang. So, bakit ako meron nito? Kasi walang headphone jack, guys, yung mga iPhone. Alam na natin yan. So, kapag gusto kong makinig ng music via wired connection, halimbawa sa kotse, ito yung magiging solution ko. Kasi sa lightning port na lang natin, i-coconnect, tapos 3.5mm yung dulo ng cable na to. Tapos, braided pa yung buong cable, kaya matibay at pang matagalan. So, if ever na may iwan natin to sa loob ng kotse, tapos may initan, maarawan, hindi agad-agad masisira. Number 9 na item ay yung Ugreen Storage Bag Case for Nintendo Switch. Well, wala pa naman akong Nintendo Switch ngayon, guys. Pero in case na magkaroon ako in the future, siguradong safe na safe dito at ma-organize ko yung mga controllers, cables, at yung mga games. Okay, so yun na lahat, guys, sa mga items na pwede kong may recommend sa inyo, lalo ngayong mid-year sale. So, nandyan lahat yung link sa description box sa baba kung gusto nyo i-check. At lahat ng mga items na yan, guys, ay highly recommended ko para mas maging maganda at efficient yung inyong setup sa ngayon. Lalo-lalo na, guys, ha, yung Mac Mini M1. Kung gusto nyo talaga na maging space saver yung inyong computer, pagkatapos makapag-edit kayo ng videos, at lalong-lalo na yung mga hindi pa nakapag-try ng macOS, magandang start to. So, yun muna, guys. Maraming salamat para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.